So guys, update lang tayo dito sa ating mga monster fish. So may bad news ako sa inyo. Ayan, kung makikita ninyo, ang lana ng chan ni Shovel Nose. Medyo malaki yung chan ni Shovel Nose sa side na to. Tapos kapag tinignan pa natin yung kabilang side, is mas malaki yung kanyang chan. Kasi kinain niya ng buo si Peacock Bass. So yun yung bass juice natin for today. Kasi actually napapansin ko naman na tuwing mag-feeding tayo, itong si Shovel Nose is medyo aggressive pagdating sa feeding time. So, siguro, isa din sa naka-tempting sa kanya is yung nga, dikit-dikit sila dito sa filtration. Dikit-dikit sila sa filter. Nagsisiksigan sila dyan. So, kahit na half size niya, si Peacock Bass is nagawa pa rin niyang kainin. Kasi nga, ayan, siksigan sila. Siguro, nagkulang din yung pakain natin sa kanya ng mga feeders, ng tawilis. Nagutom pa siya, and dahil siksikan sila at nakita niya si Peacock Bass na busog, kasi nakita niya naman si Peacock Bass, ganadong-ganado kumain that time, diba? So, ayun, natempt talaga siyang kainin si Peacock Bass. Mamadaliin na natin yung project natin sa paggawa ng cave para hindi na masundan. And mabawasan pagiging aggressive. Pero busog naman si Shovel din nung time na yun eh. Siguro lang talaga na-tempt siya dahil siksikan sila. Nasa iisang place lang sila. May iwasan siguro yun. Lesson learned, may iwasan talaga yun kung nagkaroon lang sila ng enough hiding spot. Kasi masyadong ang malaki tong tank nila. Masyadong open, walang masyadong hiding spot. So yun. Day 3. Alright guys, so day 3 na after nga makain ni Tiger Shovel Nose ang aking Peacock Bass. Ayan, medyo umimpis na po ang kanyang chan at kampante na rin ako na hindi sasabog yung kanyang chan. Kasi yung time na kinain niya si Peacock Bass talaga namang parang sasabog sa sobrang laki ng chan niya. At least ngayon, on its day 3, maliit na yung chan niya, medyo nagiging normal na. At since bumabalik na yung kanyang chan, naglagay na rin ako ng cave dyan, guys. Ayan. Meron na silang kanya-kanyang hiding spot, kagaya netong si Knife Fish. Ayun, no? Nandiyan. And nandito naman si Red Tail Catfish. Ayan ang aking Red Tail Catfish. So, guys, today, since pahupa na yung chan ni Shovel Nose at maiwasang mangyari ulit ang pagkain ni Shovel Nose sa kapwa niya monster dito sa tank na to, is ililipat ko tong si Red Tail Catfish dito sa tank na to. Yan, itong tank na to, dito muna si Red Tail Catfish kasi medyo maliit si Red Tail Catfish, baka kasi kainin ulit ni Tiger Shovel. So, kapalit ni Red Tail, itong hybrid natin, nakasize naman ni Tiger Shovel Nose, kaya safe na safe kung ilalagay ko siya doon kasama niya. At itong si Sharky, ayan, umbilis kasi lumaki din natin ni Sharky yan, magkakasize na rin naman sila. So, sama-sama ko silang ilalagay doon. Tapos, si RTC dito. So, tara! I-transfer na natin ang ating RTC. Ayan guys, nawali na natin ang aking RTC. Transfer na natin dito sa kanyang bagong tankmates. Oop! Splashing! Go! Go, 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 go! Yes! Welcome to the other tank. Kasama niya dyan, syempre, si Baby Gar, ang aking fleko. Itong si Sharky naman yung hulihin natin this time. Gotcha. Oops. Wala ka pa dun. Ayan. Uy! Nakakalabas ang ulit eh. Ayan na. Nice. Doon ka na sa kabila mo ulit, Sharky. Let's go, Sharky. Ayan na. Di siya mahahabol ngayon ni Shovel. Kung tatangkain man siya ni Shovel, hindi. Kasi sobrang hyper niyan. Ito na mga aking hybrid. So guys, ayan. Nakuha na natin si hybrid. Same size niya si aking Tiger Shovel. Ayan. 1, 2, 3. Oh, chill. Oh no.
It's okay. It's okay, hybrid. Ayun na. Mas maraming cave dito. Medyo na-stress ng flight. Pero mapapamiliarize din sa dito sa new tank niya. Makakapag-adjust. Parang si Sharky. Okay naman. Ewan ko na lang kung makain mo pa yan, Tiger Shovel, ah. Napakalaki yan, oh. Nagtabi pa kayo. Mas malaki pala sa'yo si Sharky. Sir, guys, binago ko to palang pond natin. Yan. Napansin nyo, medyo nag-rearrange ako ng mga bato-bato dyan kasi nilagay ko dito. So, ngayon, kukunin ko si Knifefish. Nakikita nyo ba siya? Ayun siya, oh. So, i-GoPro natin para lalo natin makita kasi naglagay ako dito ng Knifefish. Tapos, itong mga goldfish na to, mga feeders natin, tago ng tago. So, kunin ko na ngayon si Knifefish. So, isa na lang yun. Ayun, oh. Nakita nyo, lumabas siya. Ayun. Kunin ko, lagay natin din sa tank na to. Let's go. So guys, ito na si Knifefish. Nahuli na natin sa ating pond. At yes, nakatingin si Gar. I hope hindi kagatin ni Gar ang aking Knifefish. Kasi may history ako ng mga Gar na nangangagat ng Knifefish. So ayun, pakawalan na natin itong si Fishball. Fishball Skid Boss. So ayun na guys, ang ating Knifefish. Nandito na siya sa tank. Kasama si Gar. Si Gar, si Pleco, at ang ating RTC. Ito yung RTC natin. Nakahanap na siya ng spot. So, ngayon, ang nandito naman sa tank na to, na pinanggalingan ni Peacock Bass, andito si aking hybrid. Ayan, magkatabi sila ngayon. Yung hybrid ko and yung Knifefish na malaki. Yes, si Fishball na malaki. Medyo lagpas si hybrid dun sa kanyang cave. Pero carry lang, nag-share sila. Mukhang nag-get along naman sila. Ito ang aking the aggressive one. The monster. Monster of all monster. Ganda, no? Si hybrid. And ang aking Sharky. Si Sharky medyo behave kasi pinafamiliarize niya pa siguro yung kanyang sarili sa kanyang bagong environment. So, please, Shovel, behave, okay? Friends kayo. That's it muna guys for today's episode. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe. Don't skip ads. See you guys on my next vlog. Big shout out to you, John Mark Salcedo. Yan, di natin nakalimutan. So, yun lang guys. Bye!